do not like that the budget clearing of the office of the Vice President be terminated. I know we have the rights as a minority bloc, Madam Chair. So may we explain why we vote no? With all due respect, this representation would like to request Honorable Castro to just please submit the manifestation to the committee. Madam Chair. So can I have the floor? Presentation has already been terminated. So we would like to request Madam Chair, our honor to submit the presentation. Madam Chair, yung ganitong and once again, this budget meeting is suspended. At meron po tayong issue na dapat na pakinggan ng ating taong bayan at masagot ng Office of the Vice President. Wahaha! Sa huli, pinatayan ng mic. Deserve! Diba? Deserve! I-explain pa daw nila bakit daw sila nag-no. Alam nyo, kahit i-explain pa saan paggamitin yung budget, saan gagamitin yung budget, kahit i-explain pa yan sa inyo, makikinig ba kayo? Hindi, di ba? Kasi ang titigas ng ulo nyo, pati mukha nyo, ang titigas nyo. Kontra kayo ng kontra, bakit? Kasi ang isa sa plano ni VP Inday Sara ay matigil na ang pangre-recruit nyo sa mga estudyante natin. Kaya na-shock kayo, mataas ang budget, dapat lang para puk, mapitik kayo. At wala na kayong marirecruit at mabibrainwash ng mga estudyante. Nakakawa yung mukha ni Castro at saka ni Raul. Si Raul parang unggoy. Yan, deserve, diba? So, kakalabanin nyo pa si VP Inday Sara. Huy Castro, between you and Inday Sara, sino ba ang may bahid ng kasamaan? Diba ikaw? Sino to? Sino yan? Diba ikaw yan? Diba? Kung makapag-akusa, akala mo naman talaga ang linis-linis. Pero siya pala tong may bahid. At basahin din natin ang statement ni Inday Sara. Sabi niya, "We are confident that OVP will be able to continue reaching, serving, and creating meaningful and sustainable changes in the lives of the Filipinos in 2023. Meanwhile, for the 2022's confidential funds in the amount of 125 million, which is ito yung pinanggagalaiti nila, the OVP has already planned and identified events, so, di ba, already planned and identified events, activities, and projects to be covered by the confidential funds as early as August. There was nothing irregular or unauthorized about its spending and the required liquidation and accomplishment reports have been submitted to the oversight agencies like COA. We urge the Makabayan Bloc to end its rabid vilification of OVP over the 2022 confidential funds if it doesn't have any substantive information to back up imputations of misuses." Diba? Castro, teacher ka, diba? Hindi mo ba yan magets? Kung lahat, diba, ng mga binibintang nyo na misuse ko no, ng budget, diba? Ebidensya, Castro, teacher ka pa naman, hindi mo nagigets. Ebidensya muna bago bintang. "These incessant malicious attacks betray the Makabayan Bloc's lack of respect for the Filipinos being served by OVP and their inability to appreciate OVP's involvement in the fight against insurgency, terrorism, and social inequality." So Castro, teacher ka, di ba? Pakiintindi. O ito, sa mga tanong ng tanong, saan daw gagamitin ang confidential funds no, na nire-request ni VP Inday Sara? Basahin natin, no? Huwag yung puro kayo dada, huwag yung puro kayo batikos, huwag yung puro kayo akusasyon at pamimintang na hindi nyo naman pala alam ang purpose. Sabi ni Senator Win Gatchalian,
no, a chairperson, Senate Committee on Basic Education. Makinig. Those funds are aimed to address drugs, violence, peace and order issues in some of our areas. And admittedly, in some of the areas, like for example, in the urban areas, we still have drug issues. For example, drug dealing in schools, drug use in schools, and we will also have issues of violence. Tama. For example, recruitment by insurgencies in the provinces. Hindi lang yan, di ba? Merong violence pagdating sa mga kabataan. No? Yung mga karapatang pangtao, yung mga pang-aabuso sa mga kabataan, sa mga estudyante. Ang dami pong issue sa totoo lang, hindi lang naman edukasyon. Sobrang daming issues, no, ang mga kabataan ngayon, ang mga estudyante ngayon, na yun yung tututukan at gustong, di ba, bigyang pansin ni VP Inday Sara. And of course, hindi naman na kailangan i-detalye lahat. Kasi, di ba, alam nga namang sasabihin mo yung plano sa mga kalaban. Eh, isa nga sa plano ni VP Inday Sara, eh, di ba, is yung sugpuin yung recruitment, no, ng mga NPA sa mga schools. Kasi di ba, remember, ang school is number one venue na tinatarget ng mga NPA at makakaliwang grupo. Remember, ang mga Pinoy talaga, no, pag may mga karahasan or, di ba, kumbaga, pang-aabusong nangyayari sa mga kabataan, sa mga estudyante, sisisihin nyo ang gobyerno. Diba kung ano-anong mga pinagsasasabi nyo. Ngayon naman, nasusolusyonan at tutuunang pansin, bibigyan ng budget para magkaroon ng peace and order, diba? Para ma-avoid yung drugs sa mga estudyante. At lahat ng mga drug issues ng mga kabataan at estudyante at maprotektahan sila against violence. Ayaw nyo pa rin. May reklamo pa rin kayo. Kung ano-ano na naman ang may mga pinagsasabi nyo. Sasabihin nyo na naman, dapat sa police yan inano. Dapat sa ano? Bunak. Alam nyo ba yung meaning ng bunak, mga lods? Bobong anak. Diba? Kaya nga gusto ni Inday Sara mag-take over kasi siya mismo makakatutok noon kasi siya nga yung secretary ng Department of Education. So chance and opportunity niya na yon kasi siya nga ang secretary. So mas matututukan ni Inday Sara. Palibhasa, wala naman kasi kayong pakialam. No? Palibhasa, wala naman kasi kayong concern sa mga mag-aaral, sa mga estudyante, di ba, sa mga kabataan.